Welcome to AppStrain and this is Adobe Photoshop Tutorial. Ang gagawin po natin ngayon ay magbibigay po tayo ng konting tips sa ating mga Photoshop users, lalo na dun sa mga nag-edit at nag-enhance na kanilang mga picture using Adobe Photoshop. Okay, usually kapag ginagawa natin yan, yung editing sa Photoshop, ginagawa po natin pagka merong part, for example na ayusin natin, kinuclose up po natin yan. Ayan, kinuclose up po natin. Then, for example ay ilalagay po tayo, ano, gagamit po tayo ng spot healing. So, gagawin natin yan. Then, zoom out tayo. Okay, tingnan natin ang preview, ano. So, pagka merong part na naman na edit natin, close up na naman tayo. Then, pag na-edit natin, zoom out na naman tayo. Zoom in, zoom out. Yun yung ginagawa natin, usually, ano. Okay, makasave tayo ng time kapag gagamitin natin yung, o sundan natin yung tips na ito, ano. Okay. Ang tips na ito ay mag-create po tayo ng isang window para dun sa preview, zoom out. Then yung isa ay yung close up, dun tayo nag-edit mismo. Okay, punta tayo dito sa window, then arrange. Okay, new window for yung picture natin. Ayan, ito na siya. New window. Then punta tayo dito sa window uli. Arrange uli. To up vertical. Ayan, to up vertical. So ito yung preview natin. Ito yung zoom out version. Okay, zoom out natin. Control minus. Ay, ito. Control minus. Ayan. Then, dito sa kabila, sa left na window, control plus. Ayan. So, dito nakikita natin in detail kasi naka-close up siya. Then, ito, preview natin, naka-zoom out. Okay, subukan natin. Okay, healing brush. Gamit tayo ng spot healing. Lakihan natin ng konti yung brush niya. Okay, yan. Ayan. Automatic nag-update siya. Ano? Ayan, for example dito. Tignan natin yan. Yan. Nag-update siya. Napansin niyo po. Ano? Lalo na kapag ito, kapag ginagawa na o inaayos natin yung eye bag. Okay, for example, eye bag. Usually kasi pagka eye bag yung inaayos natin, pag naka-close up tayo, hindi natin nakikita yung kanyang preview, ano, kaya yung ginagawa natin, sinusum out pa natin, ano. Kaya for example, ayusin natin yung eye bag. Okay, click, drag, hold the mouse. Okay, i-enclose natin yung eye bag niya. Then, drag lang natin ng konti. Then, bitawan natin. Ayan. So, minsan kasi, pagka, ando natin, control Z. Minsan kasi, pag nasobrahan tayo ng drag, ayan, for example, ganyan, ano, tapos binitawan natin. Ayan. So kung titingnan natin usually kasi dito sa malapit, parang okay lang, ano. Yan yung nangyayari, ano, parang okay lang. Pero pag zoom out natin yan, hindi pala okay, ano, nahahalata. Ano, kaya nag-zoom in, nag-zoom out tayo para makita yung preview niya. Okay, pero dito sa ating tips, ano, creating a new window para dun sa preview, walang problema, ano. Nakaka-save tayo ng time, hindi na tayo mag-zoom in, hindi tayo mag-zoom out. Ang ginagawa na lang natin ay na-explore natin yung zoom in na image, ano, explore natin kung saan doon yung part na i-edit na lang natin. Yung zoom out, yung preview, nakikita kagad natin dito sa right window. Automatic, pag ginagalaw natin yung left window, automatic nag-update siya dito. Yung right window, ano. Okay, so, simple lang, ano, simple lang ito at napaka-effective, ano, nakaka-save tayo ng time habang nag-edit tayo. Wala na tayong zoom in, wala na tayong zoom out. Okay, so thank you for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung tips na ito. Subukan po ninyo. Ano, best practice po yan pag gumagawa tayo sa Adobe Photoshop. Okay, so thank you for watching. Please visit and don't forget to subscribe sa ating channel, AppStrain. And please like and share na rin dun sa ating mga tutorials. Okay, thank you for watching.